Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Araw po sa inyong lahat. Ako po si Doktora Hilda Ong, ang iyong agaran servisyo lady. Nandito po ako ngayon sa Bangyas Elementary School, dito po sa Calauan, Laguna. At ngayon ang pangalawang araw po namin dito sa Tanggal Kuto Drive. At kasama ko po ang principal po ng Bangyang Elementary School. Siya po ay si Mama Erlinda Ocampo. At alamin po natin kung ano ang naging nasaksihan niya ngayong umaga kung itong ginagawa po namin. Eh, ito ay kasi itong ginagawa ng Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ito dahil po ito na ang dito po sa buong Pilipinas, ito ang second health problem ng mga bata ngayon na may mga kuto at lisa. Magandang araw po, ma'am. Good morning din po, doktora. Opo, since na nandito na po tayo at napapanood tayo, ano ang masasabi po niyo, ma'am, sa itong second day ng proyekto ng Calauan? Kasi ito ang pinaka-pilot launching. So kami po dito sa aking paaralan sa Bangyas Elementary School ay lubos po ang nalulugod para po sa proyektong ito ng Tanggal Kuto Drive 2019 dahil po nababatid ko na magiging malaking tulong ito sa aming mga mag-aaral para po masolusyonan yung kanilang problema sa pagkakaroon ng kuto. Mm-hmm. Opo. At kanina, bago tayo nagsimula at ako pumunta sa mga klase ng mga bata at tinatanong ko sila, hanggang nung una, ang sabi daw, yung iba natatakot mm-hmm. kasi first time lang kasi ito. So, wala silang idea kung ano itong gagawin natin. Okay. So, at ako'y napapasalamat dahil sa umpisa, parang inaano muna natin mga bata, di ba? Yung kwek-kwek na ano, na pinapasunod natin sila. Kasi nung una, sabi to sa akin, mga teacher, mukhang maraming mga bata na ayaw. Sabi ko, wag mo problemahin yan. Kasi pag once na nagsimula na tayo, dahil sabi ni Mayor, sa hindi po tayo po pwede mamili kung sino may kuto, sino walang kuto. So, kailangan talaga natin silang lahat, mapababae o mapalalaki. So, ano ang naobserbahan niyo, ma'am? Ang naobserbahan ko po nung una nga po ay yung ibang estudyante ay medyo hesitant pa na sumubok. Ganun din po yung ating mga magulang at guro. Pero nung nakita po nila, nung sa batay po dun sa ating initial na ginawa kanina na may tinesting tayong dalawang bata, at nakita nilang maganda yung epekto nung paggamit nung shampoo, ay talaga pong sila ay parang na-motivate, na-inganyo po sila na subukang gumamit. Mm-hmm. At dahil alam po nila na makakatulong ito. Oo, kasi kanina, bago habang nasa taas kami, nasa taas tayong lahat, at siyempre tinitignan namin mga bata, mm-hmm. talaga nakita ko ang dami, meron doon dalawa na panay kamot, diba? Okay. Tapos sabi ko, ano gusto mo subukan? Kaya ang Health and Travel Serbisyo Publiko, eto, nung time nung nalaman ko na ganun nga, ito ay second biggest problem natin. Natural, eto ako naman ay siyempre gusto ko naging maingat ako. Na ang bawat ginagawa ko, hindi naman product promotion. Eto siyempre bago tayong gumawa ng isang advokasya o isang makatulong tayo sa mga bata, natural kailangan natin ng malaman kung ito ay mayroong mga side effects ng mga ginagamit. Kaya talaga kailangan ko talaga mamili kung ano bang magandang ipagamit sa mga bata. Which is ito nga hanggang sa nalaman ko na Oilganics. At ako ay ang unang-una sinubukan ko. Kahit na wala akong kuto, gusto ko rin malaman yung unang-una yung gamot. Tapos kung meron ba akong nararamdaman. Kasi ang sabi is magbabapat ng 5 to 10 minutes. So sinubukan ko at nakita ko ang bango talaga. Opo, mabango nga po yung shampoo na amoy ko po kanina. Hindi po kagaya nung ibang shampoo na ginagamit na pantanggal kuto na parang amoy pesticide na ginagamit po sa palayan. Saka ito naman, since ito, during the ano natin, dito sa tanggal kuto drive natin, so ang Rhodesian ay nagbigay ng libreng pagsishampoo. And then, hindi naman ito po pwede na isang beses. So ang nagbigay naman, ang munisipyo ng tigda dalawang sachet.
Kung ang bata na ay walang kuto, binigyan pa rin natin. Kasi based doon sa unang araw, yung mga bata mismo nagsabi, sino ba may kuto sa bahay niyo? Si mama. Eh doon sa kabila, puro mama ang sagot sa akin, si mama meron. So, kung yung may mga bata na wala, ito ipapagamit naman sa mama nila. Yun pa tapos, after dito, ano na ang maging... Kasi syempre, ito ay tuloy-tuloy na. At sa... Kasi ang kinakausap ko si Mayor at saka si Konsehala, na sana hindi tayo dito magtatapos. Na sana continue pa rin ang pag-educate natin sa mga bata. At the same time, kami magkakaroon ng search for the school na pinaka, sabi natin, kuto-free. Mm-hmm. Sa tingin po ba, kaya ng Banyas Elementary School? Siguro po naman ay kung kami po ay magtutulong-tulong ng aking mga guro, ang mga magulang po ng aming mag-aral, katulong din po ang aming GPTA, pwede po kaming gumawa ng paraan para po, let's say, makaya po namin yun. Tara, at least makita natin, para at least para itong school magiging model school, kasi mas kakaunti ang estudyante dito, mas kaya po ninyo i-cope yun, ano, kung paano yung awareness ng mga bata. Okay. Hindi lang sa bata, lalo na sa mga magulang. Mm-hmm. Dahil kanina, nakita ko yung presidente ng PTA, siya mismo ang nagsya-shampoo, at yun, may nakunan din ako, na talagang very cooperative lahat ng parents, teachers, even the student, yung mga batang lalaki, babae, silang kumukuha ng tubig sa timba. So, parang ito ay naging isang activities na lahat involved. Ito ay nagkakaisa. Di ba lahat nagkakaisa? Bagay na kailangan doon. Mm-mm. Kaya ako po ay napapasalamat. At dahil nga po sa mga teachers, sa ibang principal dito sa Kalawad, sabi ko kasi, unang-una yung paglapit ko sa inyo, wala akong kakilala. So, ang sa akin, kung sino una nakausap ko, yes, the first three muna. Pero by 2020, lahat yan. Next year, lahat ng eskwela, kumbaga iikutan namin lahat yan. So ano po ba ang pwede po ninyo i-share sa itong kaganapan ngayon at sa mga nakita po ninyo sa mga bata at ano ang maipapayo din po ninyo sa ibang magulang na kapag ang anak po nila ay may kuto, anong dapat nilang gawin? Batay po sa nasaksihan ko kanina ang kaganapan ng sinagawang proyekto ng kay Doktora at ng mga kasama pong sa Lions at nung iba pa pong sa munisipyo. Ito pong proyektong ito sa palagay ko ay malaki ang maitutulong sa mga mag-aaral para po talagang masolusyunan ang problema nila sa lice infestation po sa kanilang ulo. So in that way po, naniniwala po ako na ang problema po sa kawalan ng atensyon para po makinig sa kanilang mga guro ay masusolusyunan din. Kasi isa po yun sa epekto eh. Pag ang isang mag-aaral po ay may kuto at nagkaroon po ng sugat ang anit niya, mawawala po yung atensyon niya. So in that way po, ang masasabi ko lang po, kailangan po ang mga magulang ay makipagtulungan para po ito ay masolusyunan. Ito po ay isang initial na project na kung saan po ay pwede po naming hikayatin ang lahat ng magulang ng Banyas Elementary School na makiisa po sa amin para mapatugunan yung problema po ng kanilang mga anak.